Hello po, hello mga OFW at mga hindi din po OFW. So, kamusta na po kayo lahat? Eh ngayon po, nag-uulan, ang sarap kumain, kita niyo ako namamaga, hindi na pumayag, hindi na bumalik yung dati kong figure. So, parang natatako po ako sa adobong puti na dating ginagawa ng inang ko. So, isishare ko sa inyo yung style ng pagluluto namin ng adobong puti. Kasi ang style po nila namin noon, nilalagyan namin ng manok na native. Eh wala po ang native ngayon eh, kaya baboy na lang po ating pork na lang. Tapos ang ginagamit ko pong pang adobong puti, yung pong legs, yung ginagawang crispy pata, pero cut-cut na po siya. Ito, pakikita ko po sa inyo isa-isa. So, ayan na po siya, yung legs na ginagawang crispy pata. Slice-slice yan, kinat ko na lang siya ng pang adobo cut. Kasi mas gusto ko po yung lasa niyan, parang iba ang, pero dati ang ginagamit ko, yung mga belly, tapos di po ba ang adobo, masarap yung may taba, kaya pinili ko po yung mga cut-cut na merong mga taba, ayan po siya, mahigit 1 kilo yan. So gagamitan po natin siya ng, ayan yung bulaklak ng saging, banana blossom, paminta, yan po, bago lang yan na buo, dinuro ko lang kasi masarap po sa adobo. Yung paminta mo bago, ikaw na lang ang magbabasag. So, ayan po yung laurel at saka maglalagay po ako ng cinnamon stick. Idea ko na lang po iyon para iba po ang dating ng bango. Pero ang inang ko, wala pong alam noon yan sa mga ganyan cinnamon stick. Ako lang po yan, idea ko yan. Tapos itong bawang, 2 puso po yan kasi masarap po yan. Hindi ko siya dinurog-durog kasi para pag pinry natin, makukuha pa natin yung bawang. Ito po yung suka. 1 cup po yan. Tapos itong asin. So, yan lang po. Simple. Oh. Tapos, maglalagay po ako dyan ng itlog na nilaga. Ganun po style ng nanay ko. Nilalaga ko muna. Maya-maya babalatan ko. So, imimix ko na po muna yung suka. Ito, 1 cup po yan. Ayan, lalagay natin yan. Ito pong karne. Hinugasan po maraming beses. Dinrain po na. Tapos lagay na po natin yung sa pakutak na bawang. Ayan, buo-buo po yan. Binasag ko lang. Kasi masarap po yung pag-pinirito natin ito mamaya yung adobong puti natin. Mag-fry natin itong bawang. Ang sarap po yan. So, lagay po na po itong asin. Mga 1 kutsara lang muna ilalagay natin. Madali po mag-add ng alat niyan. Tapos, ito po yung paminta. Yung crack. Binasag-basag ko lang na may kasamang buo-buo. Masarap po yan, naglalaban yung marami at saka mabango po kasi pagkabago ko lang magbabasag yan, hindi nasingaw yung amoy. Lagyan po natin siya ng laurel, yan at saka yung cinnamon stick, yan lagyan po natin lahat yung laurel para mabango. So ito pong banana blossom, yung bulaklak ng saging, mamaya po natin yan ilalagay. So ngayon dami na siyang paminta, damag-uraling paminta at saka bawang ang sarap po ng ating adobo. So, i-cover ko na po siya. Ito, pinili ko po dito na magluto kasi nakikita ko siya kung natutuyo na o hindi. Yan. Itayin po natin siyang tulo at ilalagay ko yung itlog na nilalaga ko. Babalatan ko, babalikan ko muna kayo ulit. So, ito na po, umukulo na siya. So, ilalagay ko na po yung itlog. Binalatan ko nila ng itlog. Ayan. Low fire lang po para ilabas niya yung katas niya. Ayan, umalsa siya. Oh. Kasi ilalagay po natin ito para mapaksi po itong ating nila na itlog. Para yung puti niya, kumunat at saka yung pinaka egg yolk niya. Ang sarap po niya pagka yung napaksi ba siya. Ito, makapabutas siya. Ayan. Ayan. Malsa na siya. Low fire ko lang po kasi mabibigla. Hindi ako naglagay ng tubig dyan. Ganyan po style nanay ko pagkahugas, drain ng konti. Tapos low fire lang. Meron pa siyang tubig sa loob ng kanyang meat. Ilalabas niya yan kasama sa suka sa ating binigal. Ngayon babalik ko po yung takip niya. Ayan. Low fire pa rin po para maluto yung karne. Hindi mabibigla. Kasi wala tayong isasabaw dyan, kundi yung sarili niyang katas nung meat dyan. Yan po. So, ayan na po siya. Nilakasan ko na yung kanyang ano, itong kanyang apoy. Kuryente pala to. So, tingnan po natin. Ayan. Yun. Nagkatas na po siya. Nagabas niya yung sarili niyang katas.
Kaya po umiiba po siya. Nilakasan po na yung apoy niya. Ayan, ang bango-bango na. Balik po natin uli. Kasi gusto ko siyang mapaksil yung ano, yung itlog. Para kumunat po yung puti niya. At napaksarap po niya. So, babalik ko po siya maya-maya uli sa low fire. Para maglabas pa siya ng lasa. Hanggang sa lumambot. Pag mabango na po ang karne, luto na yon. So, pwede ko na ilagay yung bulaklak ng saging. Chicken po natin siya. Yan, mabango na yung karne niya. Ngayon, tatanggalin ko na po itong cinnamon. Yun. Nasa ibabaw lang naman po siya. So, ayan na. Chicken ko po siya. Malambot na. Ngayon pa lang natin siya. Ah, okay na po siya. Kasi ipapry po natin yan. Ngayon kukunin ko na po muna yung egg uli. Kasi ilalagay ko yung bulaklak ng kalabasa. At yung ito, napaksin na siya. Napaksin na siya. Balik natin mamaya uli. Ayan. Makunat na yung kanyang puti. Ayan, ang ilalagay na po natin yung bulaklak ng kalabasa. Saging. Kalabasa. Kalabasa. So, ito po siya. Lalagyan na natin siya sa ibabaw. Mamaya po kuhanin ko rin natin. Mamaya ko na po muna titikman siya. Ngayon, lalakas ko yung apoy para umibabaw yung kanya at titirang sabaw. Maluto yung banana blossom. Ayan. Kanyang bulaklak ng saging. O, ayan po, ang bango na niya. Ang sarap na ng amoy. Ibig sabihin, luto yung karne. Ayan. Tapos, nagbigay ng aroma itong bulaklak ng kalabasa. Bulaklak po ng saging. Ayan, ibig natin siya sa tigil. Ayan. Ngayon, ipapry na po natin siya. Isa-isa. Tapos, ayan. Lilipat ko muna siya din eh. Ilip na siya. Ito. Ayan siya, nakikita niyo. Ngayon, ito naman po yung pagpapraya natin. Ayan. Ipag ko siya din ang mga niya. Ayan. Ito tayo. Kahalatin ko kay ibang bawang. Lasa. Habang pinagbuto niyo yung kabanga na yun. Ayan siya. Ngayon, sasabihin na po natin ito. Ayan na. Nakapin na po. Pag-alabito na siya. Kasama yung buto. Ito po ang pinakamasarap sa akin. Pinabrips. Ayun, sinama akong konting din para pinamitan. Ayan po ang masarap sa adobo, yung ano, sinipray ko. So, ito na po yung bulaklak ng saging. Kamay bawang pa. Sarap po ma-equip yung bawang. Kinakamay ko, malilis po ang kamay ko. Ayan. Mamaya po, ibabalik natin sila dito. Talaga naman napakasarap. Pinipili ko po yung mga bawang. Kasi ang sarap po niyan. Nakuha na niya yung lasa niya, yung anghang na ikapit na doon sa karne. Ayan, yung bawang.
soup. Ayun, nakatry na pala siya. Medyo na sulit-sulit sa mga. Medyo natustas siya, pero okay lang. Ngayon, ibabalik po natin siya doon sa saucepan. Pero, lagyan natin siya ulit dito para kumulo-kulo ulit yung sauce niya. Ayan. Bibigay po ng masarap na flavor yung pagkakapry na yan. Dapat nga po ano eh, pritong-prito siya eh. Kaya nang tapos, pumutok nang pumutok yung mga balak. Kaya ito yung balak ng, ito yung parting ginagawang crispy papa. Kaya pag maputok yan, lalo lumambot na siya. Yan. Hayaan po natin siyang kumulo ulit para ma-absorb naman yung mga medyo nasunog-sunog, yun po ang bibigyan ng isang napakasarap na flavor. Ayan. Close up po sa sandali ah. Ilalagay po ulit si Ed mamaya. Ayan na po siya. Teka po sa inyo ng mga napito. Talaga naman. Ang itsura pa lang, nagmumura na sa sarap. So, ayan na po siya oh. Ilapit natin ng konti. Yee, sarap. Ayan, ayan. So, hindi po sinugin, ah. Dark lang siya. Ayan, ayan, ayan. Focus ko siya. Ayan, dark lang siya. Ayan. Yung alat po niya, hindi ko na napakita sa itinikman ko. Kabisado ko na po yan, mga isang kilo, isang kutsara na higit na asin. Yun lang po. Andali at mainit ang aking. So, kumukulo pa po siya kasi inok po na, eh, di kuryente. Yung plate niya mainit pa. Kasarap naman. Nako. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na mag-aandli rice kayo. Kakalimutan si diet. Kasi ang sarap po naman talaga na may mga taba-taba na ganyan. Ewan ko pa. Ayan. Nalululok na po ako ng laway. Ano ba yan? Umatras siya yung mga buto niya. Nalaglag na. Oh. Nalaglag na si buto. Ay, ang sarap po niya mga taba-taba. Ewan ko kung bakit. Mahala na si Batman. Ayan. Mahala na po si Batman. Talagang good trip po tayo ngayon dahil umuulan. Ayan, ako lumamit-lawit na siya. Umumura sa taba. Ayan, gusto ko yung may crispy na naman. Kita. Ito natin siya na. Nakailalim yung block na. Ko kakain po ako sa dahon. Mabangan na ako doon sa kabila. Pero kasi kung tanim doon na saging, ang daming dahon na laki. So, ito po, dito ko kukuha ng sauce kasi nanghina niya akong gibain. Saka gusto ko yung sinog-sinog. Ayan. May taba-taba. Ayun. Ako po. Para may in ating ano, pagtakaw yung pagtakaw. Mahala na si Batman. Ito ko kukuha. Ako po, marami. Magkakamay-kamay lang tayo. Tapos yung air dito na rin. Kasi nanghinaya ako sa itsura. So ito po. Unang subo po para sa inyong mga OFW. Mahala na si Batman.
Diyos, may kaway kamayang Diyos. Bisilip ako, mga ali ko po itong sinilabuyin yan. Yung puno nito, yung bigyan nito, dalawa lang na buhay. Galing pa po ng Buhakay. Pumunta namin last December, birthday po at tayo. Trip ni Lester ni Mark. So, ito po, ano? Oops, kumakaloy lang. Sarap. Puna suko po para sa inyo. Namiss ko itong adobong puti ng nanay ko, na inang ko. Nilamdang. Bigay po dyan ang nilamdang. Yung pinry natin ng konti. Tapos yung binalik, pinakuluan pa siya uli sa sauce niya, natitira. Na-distribute yung na-fry ng konti sa ano, ganong gumanda ang lasa. Tulaw. Naku, ano ba yung mga underwrite ka talaga? Tapos yung super sweet na buyo, ala. Dipigyan ko siya dyan. Tama lang po yung alat niya. Hindi na ako magpapatis. Sakto-sakto, ang sarap. Hindi kayo. Umuulang pa man din sarap. Sarap. May baby pa yung chili, oh. Naku. Nakalimutan ko, diet ko ngayon. Babalik ako ako, guys. Patutuloyin ko yung laway niya. Talaga ito po yung namimiss ko lagi na luto ng inang ko. Pag-uwi ako doon sa Bukid, kasi meron kami yung ano sa bayan. Sabi ng tatay, na ama ko, oy Barang, huli ka ng manok, uwi ka ng bayan, bili ka ng baboy, i-adobo mo para sa anak mo. Yan ako, napakasarap po mag-adobo ni inang, ganyan, ganyan. Sarap. Tapos ang bawang kapunin, yung bawang natin yung araw. Medit na, kabang. Sarap magluto si inang. Yung adobo namin na yan eh. Bibihira yung nakakalab na yan yan eh. Ang sarap. Serving up to. Masarap talaga. Parang kalimutan ko diet ngayon. Dadiet na nga ako. Yun. Tapos ang kanin po, maligat-ligat ng konti. Mayaman. Naimas. Ito niya yung egg, yung white egg niya, oh. Makunat. Sarap. Para sa yung puti sa balok. Sarap. Kalimutan ang diet niya. Tapos sabi na po yung panunaw. Wow! Ang sarap na may siling labuyo. Piniga ko yung isa doon, wala na. Ito yung siling mga nasa palengke. Display lang dyan. Nakasarap. Matipid pa po ito sa ulam. At saka yung kanyang adobong puti, habang nagtatagal, napakasarap po. Init lang na init lang ng inang buhang kasi ang dami. Magluto yun, madami eh. Maabot na isang linggo. Eh, matupid naman mo ka na isang piraso lang, malasa na. Ano ba yan? Pasensya na kayo. Ang sarap kumain yan. Ano yung mata ba, oh? Ang sarap. Kaya yung parting legs ko, gusto kong inaadobong puti o adobong may kulay, may toyo. Yung taba niya, hindi siya nakakaumay. Yung sa legs, ang sarap. Hindi na, yun yung para sa crispy pata. Tapos yung buto-buto niya, yan. Kinat-cut ko lang na ganun. Naka-slice na yan, ganun. Kinat ko na lang dito nung dumating ko sa bahay. Sarap man. Tapos may dahon pag ganyan, no? Trip-trip lang. No? Napapa-unrealize ka. Pero kukontrolin ko. Para mga nga makakainan nyo ng marami.
nga, ma'am. Sarap. Masim. Masim yung puti. Ako ma. Talaga naman po. Pag ito talaga biglang dambiana ka. Sa dahon pa man din. Tapos yung mga tabang ganito, nagmumura-mura. Ay, naku. Bahala na si Batman. Marami na akong nariringan na siguro napapanood yung vlog ko. Nagiging mukhang bibig na nila yung bahala na si Batman. So, umang pa-expression ko na po yun eh. Kino-control ko lang si Andak. Medyo lumiit na nga ako. Pero kung ganito pakakain sa akin, walang diet-diet. Naman. Si Coco nga eh, naamoy yung adobo eh. Pasok na, paborito ni Coco. Ang papaano po? Ulitin ko na lang mamaya lang kung hindi ko bibig sa inyo. Ang sarap, super. Bahala na po ngayon. Dayain nyo na lang yan. Talaga napakasarap po. Ay, next video mag-shoutout ako. Shoutout. Hindi po, enjoy the food.